Hi, alam mo ba na ano, dito sa video to, pwede ka pong mag-comment ng masamang comment o mabuting comment. Yung masamang comment at saka mabuti, wala pong pinagkaiba yun, pabor po yun sa may-ari ng channel. Alam mo ba na nakatulong sa akin to, kung hindi ko talaga, nakatulong sa akin to nung ako'y basa ng basa, kasi ito naman, meron saan talagang tamang sagot. Kasi may mga sagot na yan din. may mga tamang sagot na siya. Ang ginawa ko, yan, kagaya nito, yan, may mga tamang sagot na siya dito. Kasi, kaya nakatulong niya sa akin itong exam na to. Nung kada download ko ng video sa Lucena, kung saan doon ako nakiki-wifi, doon ako nakikitain, doon ako nakikitulog, lahat ng paano gumawa ng maayos na resume, mga interview, tapos mga exam, dinownload ko yun. Tapos nakatulong sa akin yung pakikinig, panunood, yung mga video upang makapasa sa exam. Ito, ano, binili ko sa kapatid kong babae. Tapos, papasalamat ako kasi, ang laking bagay din talaga nung nagbabasa. Tapos, ako nun, yung mga interview si yung amo may-ari ng sound system, kahit siya ay ganun, nakatulong din siya sa akin. Ay ganito dapat pag hanapin mo yung sino may-ari ng company, ito yung mga review, may mga medyo minsan naasar din ako sa kanya. Pero nakakatulong din kasi nagbibigay din naman siya ng advice, ano. So, nag-ipon-ipon ako ng mga gantong examination, tapos books, tapos ako nga, kung may pera nga, nung nangiram ako ng pera sa kapatid ng mama ko, nanay ko, ayun, binili ko siya ng cyber service, reviewer, kaya nakatulong din talaga sa akin. Ikaw talaga, kung gusto mo talagang bumasa sa exam, basa ka lang talaga ng libro, yung makakatulong sa'yo, yung talagang kailangan mo, malaking bagay yun. Kaya siguro, nakapasa din ako dun sa, hindi ko, kumbawa, kaya ako nakapasa as IT technician, siguro, may bakit nga, kaya naman, bahari siguro na ipasa ko yung mga examination, kasi hindi ko naman na hindi ko alam yung result yun. Advice ko lang, kung gusto mo talagang pumasa, review, tapos effort ka, tapos yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mo to, kasi pag hindi ka naman nagtiwala at hindi mo binigyan ng pagpapahalaga o value yung ginagawa mo, imposible makapasa ka sa exam. For example, ako, gusto kong trabaho, mapag service crew sa isang Jollibee, McDo, Chowking, pero hindi ako makapasa-pasa doon. Kasi nung nag-exam ako sa Jollibee, bumaksak din ako. Interview pa lang, baksak na, tapos exam pa. Pero meron akong fast food na ni-interview ako, tapos nakarating ako sa exam. Malaking bagay kasi yung dumaan ka doon sa interview, tapos yung pangalawa exam, nakarating ako doon. Pero yung kinabukasan, ilalabas nila yung resulta. Yun, wala ang pangano ko doon. So yun lang naman, and sabi ko nga laging bigyan ng halaga yung talagang gusto mong pumasa, effort ka talaga. Bigyan mo ng pagpapahalaga yung sarili mo para sa interview o makapasa ka sa examination. Ako kinukutya ako, hindi ako makapasa sa civil service, pero sana makapasa pa rin ako kasi nga meron siyang required na edad. At saka pag lumapas ka na sa edad na yun, siguro 45. Meron siyang pag 45 yata, 50, hindi ka na pwedeng kumuha ng examination para kumuha ng civil service. Sana ma-reach ko pa yun kasi yung pag-exam talaga, dun nakikita yung capacity ng IQ mo, yun. Parang sa akin yun, mali ako o kaya pwede naman ako i-correct, So yun lang naman iniiwan ko ng video ko, na kailangan talaga gawin mo sarili mo.
Kasi walang ibang gagawa ng pangarap mo kundi ikaw din, ikaw mismo may katawan. So yun lang, hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao o kaya sa pamilya mo. Ikaw mismo yung magbigay sa sarili mo ng... Kasi kapag galing ka sa community, sa isang squatter area, galing ka sa magulong pamilya, imposible nga eh. Dala-dala mo pa rin yung ganung environment. Pero pag nakatira ka sa isang maayos na tahanan, tapos maayos na paligid, posible na malaking bagay yun, malaking factor yun na hindi magulong isip mo, maayos yung pamumuhay mo o yung tinatahak mo. Pero pag galing ka sa mga maingay, so imposible. Pero nasa tao din talaga yon. So yun ang naman iniwan ko. Halimbawa, hindi mo na gusto ang video to, pwede ka po mag-comment ng masamang comment o mabuti. Yung masamang comment mabuti, wala pong pinag-iba yun. Pabor ko yun sa my channel. Ganun nga bibili ko dito sa kapatid ko. Parang 100 yata o 50 pesos lang. So yun lang, and paalam po. Bye!